Magandang umaga po sa inyo, magandang araw sa lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao. So, nandito po tayo ngayon sa aking vlog, kauna-unahang vlog or vlog number 1. Dito sa unang vlog ko, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng logo sa mismong bin ng binary. Or yung memory ng TV, huhugutin natin yung logo na nandun para pwede nating ilagay o ilipat. So, mahalaga na malaman nyo yan dahil kapag nag-convert kayo ng board, kinakailangan nyo nga lagyan sila ng logo. Or pwede rin nga maging daan nyo para makilala kayo dahil nga kapag nag-customize logo kayo, pwede nyo ilagay yung pangalan nila, yung feature nila. So, unti-untiin natin. So, sa simula, aalamin muna natin kung paano kumuha ng logo sa bin, sa mismo binary. So, tara, samahan nyo ako. So, ayun, So, ang una natin gagawin, kinakailangan meron tayong apps ng hex editor o HXD. So, ito yung sample ng ating hex editor, Ito, to. So, dito, ito yung gagamitin nating apps para mailatag yung binary. Then, ito naman yung ating binary na kinuha sa Telegram. So, i-open natin yung hex editor. Ayun, napakalaki. Kita natin. Then, so, nakita niya, hex editor. Then, bubuksan natin itong ating bin. So, yung bin natin ay yung B59.031. So, ang kanyang resolution ay 1920x1080. So, FHD siya. Then, Samsung remote na siya. So, nakuha lang natin sa Telegram yan, open ulit natin. Then, ayun na. Atin na natin dito. Ayun. So, close na natin yan. So, ngayon, dito sa hex editor, nailatag na natin yung ating binary. So, una natin gagawin, isi-search muna natin. So, yun sa taas, meron search. Click natin yan, then find. So, find. Then, hahanapin natin hex values. Hex values natin, then mag-type tayo. So, dito natin tatype yung header at header and footer ng ating JPEG. So, ang header niya ay FFG8. So, buksan ko muna yung ating Ayun. So, FFG8. FFG8. So, ayun, FFG8, FF. So, naka-forward siya para siya yung unang masalubong dito sa ating binary. So, okay. Then, na yun. So, nakita nyo ang ating header. Bale, ito kasi ang header niyan, FFD8, FFE0, 00, 10, 4, 8, 4, 6, 4, 9, 4, 6. So, yan ang ating pinaka-header. Then, ang tatandaan nyo dyan, ito, yung offset nya. So, ang offset nya, start ng offset nya ay 311B00. So, tatandaan nyo yan, Then, balik ulit tayo sa search. Search. So, maganda, ilista yan, May nakalista na ako rito. Ayan, So, iulit ko lang sa inyo. So, 311B00 yung start ng start, then punta ulit tayo sa search. So, yung search, then find, then balik tayo rito. So, ang end set naman kailangan FFD9. So, ayan, FFD9, then okay ulit. Ayun, FFD9. So, ang ating end set ay 3397B2. 2 kasi nakatapat dun sa 02. So, yan yung end, Hindi yan 1, hindi yan 0, kundi 2. Kasi nga, yung ating end set ay D9.
So kapag nakukuha na natin yan, ang gagawin natin, patignan nyo maigi ha, ipipress natin yung Control E. So Control E. Nangyari? Control E. Ayun, so lumabas na. Control E. Kailangan naka-highlights pala siya. Pag di mo hin-highlights, hindi lalabas. So dito nakalagay yung end offset ay 3397B3. So ilagay ko si dito sa 3. So palitan natin yan, no? Palitan natin yan. Bali yan eh. So B2 siya. Ito yan. So 3397B2. So dito naman sa taas, ilagay natin yung 3-1 to. Ilagay natin 3-1-1-B-0-0 3-1-1-B-0-0. So yan yung start ng ating offset. So i-okay na natin. Kapag in-okay natin yan, ma-highlight sya. So nakita nyo na-highlight sya, no? Then right click natin, then copy. Pag nakapi natin, magbukas ulit tayo ng isang files, then paste right natin dyan, paste right. Ayun, so nakuha na natin yung pinaka bin ng ating logo. So una yung header tsaka footer nakuha natin, then pag okay natin, nag highlight siya, then inilagay natin dito. So kapag nailagay na natin dyan, press natin itong files, then save as. So ito ha, tatandaan nyo maigi. Pagka sinave as nyo yan, so ito yung save as. Siyempre may file destination yan, ano? Ako nilalagay ko sa desktop, pwede nyo sa download o saan nyo gusto, pero sa desktop kasi mas madali makita. So dito sa desktop, ang title, so pwede nating baguhin yan. So ang title, gawin nating vlog number 1. Vlog 1 na lang. Vlog 1. Tapos, huwag nyo kalilimutan na dot JPEG. So, yung paglalagay ng dot JPEG na yan, para ma-convert niya sa picture. Kapag dinatpin nyo yan, magiging binary yan. So, vlog 1 dot JPEG. So, huwag nyo kalilimutan na. Ilalagay nyo dot JPEG, then ang destination niya desktop para madali mahanap, then pindutin na natin yung save. Ayan ha, so pag pindut natin ng save, oh, ayun na, lumabas na, diba, vlog 1 dot JPEG. So i-ano natin, previous, ayun no, LG. So sana may natutunan kayo, no, sa ating vlog ngayon. At alam kong kayang-kaya nyo yan. So sa susunod na vlog ko, ituturuan ko naman kayo kung paano mag-edit at mag-write sa mismong binary. So magandang umaga po sa inyo. Magandang araw. Salamat po sa inyong panonood. At sana po mag-subscribe kayo para ganahan akong ipagpatuloy pa yung pagtuturo sa inyo. Salamat po.